Guys, good day sa inyo mga lods. Heto na naman tayo at nagbabalik para sa isang quick unboxing at review. Introducing the fastest ultra small footprint. Walang iba kundi ang Intel Nook Kit with 13th Gen processor aka Arena Canyon. Hindi na natin pahabain ang intro at huwag na natin patagalin at i-unbox na. So habang ina-unbox natin ito, what we gonna do is mag-quick test tayo, yung mabilisan lang, some benchmark, mag-play ng ilang video playback at ilang laro para matest kung anong merong lakas ang unit na to. The new Nook 13 Pro ay merong 120 watts para sa power ng 13th Gen CPU. Ito ay merong 12 core, 16 threads, na naka-clock up to 5 GHz. At pagdating naman sa I/O or input or output, sa harap nito or front panel, narito ang power button, isang 3.5mm headphone mic jack, at meron dito ng dalawang USB 3.2 Gen 2 port. Sa magkabilang side naman nito ay ang singawan ng init o ventilation at merong Kensington lock port. At pag inikot mo naman sa likod nito ay dito mo makikita ang power input, 2.5 gigabit per second Ethernet port, isang USB 2.0 port at meron din tayong full-size USB 3.2 Gen 2 ports. May dalawang port full-functional 40GB Thunderbolt 4 ports and two full-size HDMI 2.1 ports. So we can actually do 4 display out of this mini PC. So grabe talaga ang PC na ito mga lods. At ang maganda pa sa Thunderbolt na meron na ito ay pwede po natin i-connect sa external GPU. Pero di na po natin matitest yun dahil wala tayong external GPU. Tulad lang din ang ino-offer ng Intel 4x4 Nooks, may mga offer sila ng mga few different variants. Pero sa video ng ito, ang i-review natin ay ang Intel Nook 13 ANH i7 All Version 12 Cores 14 Threads. Meron tayong 4 na performance scores na up to 5 GHz at 8 efficiency cores na up to 3.7 GHz. Built-in Intel Xe-i GPU, 96 execution units at 1500 MHz. Sadly, ito pa rin ay nagamit ng DDR4 pero sure na maglalabas na sila ng DDR5 sa next revision. Pero ito ay may support up to 64GB sodium DDR4 dual channel at 3200MHz. May isang M.2 2280 PCIe by 4 Gen 4 NVMe slot at isang M.2 2242 PCIe Gen 3. At ang taller version ay merong 2.5-inch drive. Meron din itong Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 at pre-install na Windows 11 Pro. Sa variant ng aking nakuha, ito ay may dalawang 16GB DDR4 RAM at may isang 1TB NVMe SSD. Ito ay may supported na Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Red Hat Linux at Ubuntu. May Bluetooth 5.3 at Wi-Fi 6 na may 3 bandwidth supports. Dagdag pa nito, ang H unit ay maaaring mag-additional pa ng ports sa rear expansion panel, pwedeng LAN ports to increase network capabilities, or di naman kaya more USB ports. Kung ito ay gagamitin mo sa pang-araw-araw sa performance na meron nito, ay hindi ka talaga mapapahiya. Meron tong malaking diferensya pagdating sa boost ng multi-threads, better GPU than UHD on the most models, at naka Gen 4 NVMe drive. Sa features at design naman nito, ay may powerful na CPU, the best na connectivity, the size system, effective cooling at easy to upgrade. Flexibility, given the extremely small size of the Intel Nook 13 Pro, one of the benefits is that you can install this mini PC in any space, gaano man kaliit ang table mo. At mayroon ring option na i-mount ito sa likod ng isang monitor gamit ang kasamang support na BESA. So if you need a small home office machine, ito na yung masasabi kong the best. Better daily desktop, stream at 4K resolution or video playback at recommended for video editing. Isa sa the best na meron ito ay yung power consumption. Napakatipid. Highly recommended talaga ito for home or small office use. Kaya naman itatry din natin ito, itest at masilip ang magiging resulta sa benchmark. CPU, GPU test at mag-aaral ng ilang laro. At bago natin ipagpatuloy ang video nito, kung ikaw ay bago sa aking channel, i-hit mo lang ang notification bell para maging updated sa mga susunod na video. I-like at mag-subscribe na din.
pagdating naman sa score ng Geekbench, remember, meron lang tayong 45 watts with a 65 watts boost on the TDP. Nagpapakita ito ng magandang score at 2,537 single core at multi 9,459. Talit nito mga loads at ang gamit lang natin ay mobile chip, nagpapakita talaga ito ng magandang score, lalo na yung single core niya. Pagdating naman sa iGPU test, we have score at 3DMark Night Raid 19,177. At nagtesta din po tayo sa TimeSpy na meron tayong 1,944. Para sa ganitong kalit, hindi naman talaga masama. Kaya nagtry din tayo ng mga test ng ilang games. At sa first test natin, real quick, we have Spider-Man Remastered na nag-a-average ng 30 to 40 FPS at low setting. Para sa ganitong kaliit na unit, nagpapakita pa rin ito ng magandang performance. Kung masiset ito ng maayos o balanse, talaga naman may enjoy mo ito kahit ganito kababa lamang ang setting. Dagdag pa dito, ang iGPU na ito ay may minimum na 4K resolution at 60Hz over HDMI and up to 8K resolution over DisplayPort. What do we have next is Resident Evil Biohazard. Is still at low settings, also nag-a-average pa rin siya ng 30 plus FPS. Para po sa konting kaalaman, ang Iris na ito ay newer gen ng Intel na mas mabilis at better than Intel UHD graphics. Forza Horizon 4 ay nag-a-average din ng 30 plus FPS at low settings, pero nagpapakita pa rin ito ng magandang performance mga lods. Ayon sa datos ng Intel, itong iGPU na ito ay kaya makipagkompetensya laban sa entry level ng Nvidia GeForce MX. Sa mga ilang mga kilalang laro gaya ng Gear 5, Doom Eternal, Battlefield 5, Apex Legend at Metro Exodus ay sinasabing na maaari nitong malampasan ang discrete GPU mula sa Nvidia. Maaring hindi ito ang best na choice para sa gaming rig, pero ang unit nito ay may kalakasan para magamit mo sa iyong pang-araw-araw na desktop. Para sa resulta ng pagkakatest natin, the total system power consumption is while we do the testing, ang average gaming is 42 watts, IDLE 9 watts, at para sa extreme test or stress test, nag-max out ito sa 12 cores, 14 threads, at sa built-in ng iGPU ng 73 watts. At isa rin sa dapat tignan, overall average CPU temps, kung pagdating sa ganitong kaliit, medyo masasabi nating mainit. Pero kahit ganun pa man, it's actually doing pretty well at IDLE 39 degrees Celsius, average gaming 79 Celsius, and this can hit thermal throttle in the right condition. So ang resulta, para sa kabuuan na sa daily na gamit, photo and video editing, video gaming, content consumption, hindi ka naman talaga nito bibiguin. Sa disenyo, ports of connectivity, compact at powerful CPU. So dito na nagtatapos ang video na to, lods. See you to the next video and thanks for watching. Para sa video ng ito, tayo po ay mag-upgrade ng system memory sa Nuke 13 Pro Tall Version aka Arena Canyon. Mag-i-install tayo ng 2.